viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinapaalalahanan tayo ng ating Poong Jesus Nazareno na huwag tayong mabahala. No? Naway sa lahat ng ating pagdaraanan ay daladala natin ang kapayapaang handog sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Isang kapayapaang handang tanggapin ang lahat, handa rin gawin at sundin ang lahat ng hinihingi sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadala ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin na rin ang nagkasatuparan ng hulang iyon na hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan. Hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad nila
ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya na siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang mula niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos sa bundok kong mahal. Sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito tulad ng palayo. Durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo
sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tunay ba tayong naniniwala at kumakapit sa ating puong? Alam po ninyo, may kasabihan na wala raw ibinibigay ang Diyos na krus at problema sa buhay na hindi natin kakayanin. Laging sinasabi yan pag meron tayong mga mabibigat na krisis sa buhay. Pero ako, hindi ako naniniwala doon. Parang mas totoo yata na mabibigat talaga ang mga problema sa buhay. Hindi natin maiiwasan yan. Kung akala ninyo yung mas may maasenso, mas maluwag ang buhay, ay walang problema, hindi ho totoo yun. Sa karanasan ko po, maraming mga lumalapit dahil mas problemado pa sila. No, kung pera ho ang problema natin, kung tutuusin, mas madali yan. No? Pero sa kabila po ng lahat ng hirap, sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, ano ang iniaalay ng Diyos? Hindi solusyon, hindi kaginhawaan, hindi siguradong sagot sa lahat ng mga tanong natin. Ang una pong iniaalay ng Diyos ay ang Kanyang pakikiramay. Ang Kanyang pagsama, ang Kanyang pagtatama, ang Kanyang pagbibigay ng biyaya, ng karunungan, ang presensya ng ibang tao na tumutulong at sumasama sa atin. Sa lahat ng ating pinagdaraanan, yan ang unang bigay ng Diyos. Kaya naman po sa una, sa ating pagbasa ngayon, ito ang nasa ilalim, ito ang kinaiilaliman ng Kanyang panawagan. Huwag kayong mabalisa. Hindi dahil pag lumabas tayo o pag nalampasan natin ang problema, may kaginhawahan, hindi dahil may sagot ang bawat tanong. Hindi dahil tunay tayong magbabago ng buong buo pagkatapos nating makita yung mga pagkakamali at pagkukulang natin. No, minsan sa totoo nga, balik pa tayo ng balik, yung kulit natin. No? Pagpipilitan pa natin yung tama para sa atin. Ipaglalaban pa natin yung mali. Palulusutan pa natin. Pero ang ating pong Jesus Nazareno, handa pa rin tayong samahan pabalik. Ang ating pong Jesus Nazareno, handa tayong damayan sa lahat ng ating mga problema at pinagdaraanan. Ang ating pong Jesus Nazareno, laging sinasabi sa atin na napagdaanan na niya ang mga ito. Kaya't hindi na bago sa kanya. At dahil alam niya ang bigat ng mga nangyayari sa ating buhay, sinasamahan at tinutulungan niya tayong akayin ang ating mga krus. Mahirap ang buhay. Mabigat ang mga krus nating dala. At isa yun sa mga dahilan kung bakit po tayo naririto. Pero kung titignan natin ang ating pong Jesus Nazareno, buhat-buhat niya ang krus. Hindi lang kanya,
pero sa ating pagpapanalangin, sa ating pagdaing sa Kanya, dala niya ang lahat ng ating problema. Kasama tayo sa pagbubuhat. Kaya hindi dapat mabalisa. Kahit mahirap ang buhay, kahit pasuko na tayo, kahit minsan ayaw na lang nating mabago ang mga bagay-bagay, kahit minsan ang pananampalataya natin ay hindi na natin binubuhay, naririyan pa rin siya. Sinasamahan tayo, pinaaalalahanan na huwag tayong mabalisa. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya ng isang matatag na pananampalataya. Isang pananampalataya ang kumakapit sa Kanya, nananatiling pagsumikapan ang tama. Isang pananampalataya ang gumagaya sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Nagiging tapat, nananatiling tama at pinagsusumikapan ito. Binubuhay at sinasabuhay ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pagmamalasakit, ang Kanyang pagbibigay ng pag-asa. Naway sa pag-alay natin ng ating mga paghihirap sa buhay, kasama natin siyang dalin ng krus at kasama din natin ang ating kapwang saluhin din ang krus na Kanyang binubuhat. At ngayong Biyernes na ito, bilang isang araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing, araw ng pagdedebosyon sa ating Poong Hesus Nazareno, tanungin natin ang ating mga sarili. Totoo nga bang naniniwala tayo? At sa ating pagdaan sa mga problema at hirap ng buhay, sa mga krus na dinadala natin, nababago ba tayo ng pakikiramay ng Diyos sa atin? Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Palakpakan po natin siya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan, mga panalangin, pag-asa, kahilingan, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, lahat ng kasama natin na nagsisilbi sa bayan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay nakikiramay sa krus ng iba. Sa pamamaraang nakikiramay din ang ating Poong Hesus Nazareno sa kani-kanilang mga krus. Manalangin tayo. Ama,
kakain mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo, magpasawalang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan, sanaw sana sa kaitaasan. Magsinood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang daan, katotohanan at buhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pababayaan, bigat
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, nang sino man ang namamatay para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapitbahay. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, pakiusap lamang po, mga paalala lamang, unang-una, sabi po sa balita, tumataas na naman daw ang bilang ng mga nagpa-positive sa COVID. Ano po? Marami sa atin, medyo wala ng pakialam, no? Pero hindi natin alam hanggat di tayo nahahawa, hanggat di tayo nagkakasakit, no? Kaya sana po ibalik natin yung ating pag-iingat, no? Hanggang ngayon naman po, sa loob at sa paligid ng simbahan, kinakailangan pong nakasuot ang ating mga face mask. Siguraduhin natatakpan ng ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ano po? No, sana po eh humupa na, no? Magkakalahati na ng 2023, eh nasa pandemya pa rin tayo.
At hindi po yun mangyayari kung walang kooperasyon natin, no? Sa dagdag pag-iingat, yung mga hindi pa ho nagpapabakuna, no? Yung mga kinakatakutan ninyo na nabakunahan, ay buhay pa ho ngayon. No? Aya, sana ho, magpabakuna na kayo, ano? At pangalawa ay nasa rurok pa rin tayo ng tag-init, no? At dumarami din po ang mga kaso kahit dito sa simbahan, nahihimatay, nagkakasakit, no? Huwag na po sana tayong dumagdag sa bilang. Dala na po tayo ng ating tubigan, ating mga pamaypay, yung mga gamot na kailangan natin. At kung hindi natin kaya sa mga kulub na lugar, maghanap po tayo ng pwesto sa labas o sa paligid ng simbahan na mas may espasyo, makahinga-hinga tayo. Ano po? No, hindi pa tapos ang tag-init. Kaya lahat po sana ng pag-iingat ay gawin natin. At inangatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nazareno, sinasamba ka namin, inipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,